Welcome po sa isa na namang episode ng Flora in the Kitchen. At ngayon ay magluluto tayo ng ating nakuha sa gubat na mushroom. Ito po ay tinatawag na saffron milk cup mushroom or funghi del sangue. Sa Italian po, funghi is mushroom and sangue is dugo or blood. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito lutuin. Nag-search ako at nakita ko itong recipe ni Chef Stefano Barbato ng Milan, Italy. Linisin lang natin ito ng ganito, light lang, light ang pag-touch, and then hahati-hatiin, and then huhugasan natin mamaya. Ayan, medyo parang may dugo-dugo nga siya. Nag-orange-orange na red. Now, para po sa kabuuang ingredients, naririto po, meron tayong mushroom, tomatoes, nor cube seasoning, parsley, salsicha, salt and pepper, optional po yan, garlic, onion, at isang bay leaf. Magsisimula na po tayo magluto at para sa side dish, meron po akong nilalaga dito sa side na patatas. Hindi po simple ang mushroom recipe natin, kaya light lang ang ating side dish. Painitin na po natin ang kawali, lagyan ng ating cooking oil, olive oil ang gamit ko. Isauté po natin lahat ng ingredients. Ilagay na po natin ang ating olive oil, mga 2 to 3 tablespoon lang po. Ilagay na natin ang bawang at medyo papulahin. Sa Italian procedure po ng pagluluto ng garlic ay hindi po pinapupula ng maayos, hindi bina-brown. Basta konting parang gold-gold lang at tama na. And then inaalis na nila, hindi nila isinasama sa pagluluto. Tulad nito, dapat ito ay tatanggalin ko na. And then isusunod ko na dapat yung sunod na ingredient. Pero mas masarap sa akin na isama natin yung bawang sa pagluluto. Ayan. Hayaan nating mag-golden brown pa yung kabilang side. Okay? Now, ilagay ang bay leaf. Aalisin din po natin yan mamaya. Mag-extract lang tayo ng konting flavor mula sa bay leaf. Then, isauté na natin itong ating saffron milk cup mushroom. And ngayon ko palang ilalagay itong ating onion kasi ayaw ko nang overcook ito para manamis-namis siya. Cover natin para medyo lumabas yung kanyang katas and then haluin natin from time to time. Lagyan na natin ng chopped parsley leaves. Ayan. Alisin na nga pala natin itong bay leaf. Alisin muna po ito bago ilagay ang parsley. Haluin lang po natin ito ng 1 minute at ilalagay na natin yung salsicha. Okay, i-add na po natin ang salsicha. Ayan, halu-haluin lang natin. Then lulutuin natin ito ng 10 minutes bago ilagay yung next ingredient. Dapat po'y marami ang ating mushroom. Pero kukunti lang po yung nakuha ko sa gubat, kaya tiis lang. Since 7 persons kami dito sa bahay, so hindi na ako kakain ng salsicha, sila na lamang. Kapag may umayaw sa salsicha, so yun ang aking kakainin. Okay. I-add po natin itong seasoning cube, konti lang, hindi natin ilalahat, at itong tomatoes. Halu-haluin lang natin saglit bago natin takluban. We'll be right back.
After 10 minutes po na naluluto ang kamatis, ay ating i-check at titingnan yung sabaw. Kung siya ay naiiga-iga na, kailangan po kasi magtitira tayo ng sauce. Ayan, masabaw pa. Medyo lulutuin pa natin. Then titikman natin kung okay na itong lasa. Hindi na tayo magdadagdag ng salt. Okay na yung konting nor cube. Dahil ito ay malasa, malasa na itong ating salsicha at yung ating mushroom. Huwag tayong masanay na maalat kasi nagiging bloated ang katawan natin. Ayan, pwede na ito, luto na ito, at inang aahulin maya-maya lang. Kumuha tayo ng konting kamatis, i-separate natin para sa garnish sa ating plating. Ayan, okay na, patayin na po natin ang apoy. Tatakluban po muna natin at hintayin nating maluto itong nasa gilid na patatas. Now, i-check natin itong nilalagang patatas para sa side dish. Ayan, mukhang malambot na. Tatalupan na po natin ito at ipiprepare ang plating. Ayan, kain po tayo! Ito naman po yung ating plain rice ang side dish. Okay, thank you for watching!